Mapagpalang araw po sa inyong lahat na taga-subaybay ng channel na ito. Lalong-lalo na sa ating narrator. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Adam. Naninirahan dito sa Masbate. Ang kwentong aking ibabahagi sa inyo ay nangyari taong 1998. Kahit na may katagalan na rin ang mangyari ito, ay hinding-hindi ko malilimutan yung karanasan kong ito patungkol sa aswang. Sa pagkakatanda ko ay nasa edad 15 anyos po ako noon. Binatilyong pasaway pa kong ituring ng mga nakakakilala sa akin. Kung hindi nyo po kasi naitatanong, Sir Dan, isa nga ako sa pinakapasaway sa lugar namin. Tandang-tanda ko pa nga na palaging pinapatawag ng barangay noon yung nanay ko. Sa kadahilanang nasasangkot ako sa trouble. Kaya't nabubwisit na nga po yung nanay ko noon sa akin. At kulang na lamang ay ihambalos niya ako sa poste ng bahay namin tuwing nakakauwi na kami galing sa barangay. Buwisit ka talagang bata ka. Kahit kailan talaga ay sakit ka ng ulo. Galit na wika pa ng nanay ko noon. Kapag inulit mo pa to ah, ulitin mo pa talaga yung ginagawa mo. At sisiguraduhin ko sa iyong mayayari ka na talaga sa aking bata ka. Muling saad pa nga po nito. Napapakamot na lang ako sa aking ulo. Gawa ng aaminin kung meron din akong mali. Pinatulan ko po kasi noon ang isa sa mga tambay sa lugar namin. Noong asa rin po nito ako na anak sa labas. Kung hindi nyo po kasi naitatanong, Sir Dan, noong ipinagbubuntis pa lang daw ako, ay naghiwalay na nga yung mga magulang ko. At noong nag-edad daw ako ng 3 taon, ay nagkaroon ulit ng asawa yung nanay ko at nagkaanak naman sila ulit. Kaya ang tawag sa akin ng karamihan ay ganon, anak daw ako sa labas. Minsan pa nga, binibiro ako ng mga kapitbahay o kahit ng mga tambay na napulot lang daw ako sa tae ng kalabaw. Gawa ng iba nga po yung itsura ko sa aking ibang mga kapatid. Maging yung kulay po ng aking balat ay sobrang layo rin dahil isa pong banyaga yung aking ama. Kaya't ibang iba po talaga yung itsura ko pati na rin yung kulay ng aking balat kung ikukumpara sa ibang miyembro ng aking pamilya. Sa tuwing inaasar nga ako ay talagang nagagalit po ako noon. At kung minsan ay nakakasapak ako ng tao. At yun nga po yung palaging kinagagalit sa akin ng nanay ko. Dahil hindi raw ako marunong magtimpi ng galit na aking nararamdaman. Isang araw, nagkayayaan nga kami ng mga kaibigan kong pumunta sa bahay ni Gary. Ilang araw na kasi itong hindi namin nakakasama sa lakwatsa. Kung kaya't puntahan raw namin. At alamin kung bakit ilang araw na nga itong hindi nakakasama. Teka, hindi ba't bagong lipat lang yung pamilya ng kaibigan nating yon? Alam nyo ba kung saang baryo natin siya pupuntahan? Tanong ko pa nga sa mga kaibigan ko. Tumango naman yung kaibigan naming si Nelson. At sinabing nabanggit raw sa kanya ni Gary kung saan nga ito nakatira noong huling nagkita sila. O di sige, puntahan natin mamaya. Tugon ko naman noon sa kanila. At noong sumapit na nga yung kinahapunan, ay naglakad na nga kami papunta doon sa tirahan ng kaibigan naming si Gary. Natatandaan ko pa po noon na bago namin narating yung bahay ng kaibigan namin, ay tumawid pa kami ng maliit na ilog, papunta doon sa mapunong lugar bago nga namin narating yung bahay ni Gary. Nagulat pa si Gary nang matanaw niya kaming magkakaibigang naglalakad papalapit sa kanilang bakuran. Uy mga tol, anong ginagawa niyo dito? Bungad pang ang tanong ni Gary sa amin noon. Grabe ka naman tol, parang nagulat ka pa. Kakarating lang namin oh. Hindi mo man lang muna kami patutuloyin sa bahay ninyo. Pagbibirong wika pa ni Nelson. Natawa naman si Gary. At sinabihan kaming tumuloy sa kanilang munting tahanan. Noong papasok na nga kami,
ay saktong pagdating naman ng mga magulang ng kaibigan namin, kung kaya't bumati kami sa kanila ng magandang araw. Aba, ay tamang-tama pala yung pagpunta ninyo. Magluluto ako ng masarap na pagkain ngayon dahil kaarawan ng apo namin. Dito na lang kayo maghapunan. Aya pa nga sa amin ang nanay ni Gary. Talaga ho? Nako, sakto pala yung pagpunta namin dito eh. Mukhang makakatikim na naman kami ng masarap na pagkain ito. Nakangising wika pa ni Nelson. At nakipagkamay pa po ito sa nanay ni Gary. O siya, sige anak. Asikasuhin mo na lang muna yung mga kaibigan mo ah. At maghahanda lang ako ng inyong makakain. Saad pa nga ng nanay ni Gary bago pumunta sa may kusina. Sa paglipas ng mga oras noon, ay nakaluto na nga rin yung nanay ni Gary. Pinakain na rin kami, at habang kumakain, ay nagkwentuhan kaming magkakaibigan. Oo nga mga tol, totoo yung sinasabi ko. Alam ko pa nga kung saan yung tirahan ng aswang na sinasabi nila eh. Kung gusto nyo, puntahan natin ngayon. Wika pa sa amin ni Gary. Nagkatinginan kaming magkakaibigan at hindi kalaunan nga ay nahikayat rin kaming magkaibigang puntahan yung bahay kung saan nga raw nakatira yung aswang na sinasabi ni Gary. Nang mga oras ngang yon ay nagpaalam na kaming magkaibigan. Gaya nga ng napagplanuhan, magpapaalam kami sa mga magulang ni Gary na uuwi na. Tapos ay ihatid kami ng kaibigan namin sa bungad ng baryo. Hindi naman nagduda yung nanay ni Gary nang magpaalam na nga kami. Ang tanging sinabi lamang nito sa kaibigan namin ay magmadali itong umuwi kaagad. Dahil medyo madilim na at baka mamaya ay may makasalubong pa itong mabangis na hayop sa kanyang daan pa uwi. Sige po Aling Cora, uuwi na po kami. Maraming salamat po sa pagkain. Pagpapasalamat ko pa nga po noon sa nanay ni Gary. Pagkalabas namin ng bahay, kagad nang tinunto namin yung daan papunta doon sa bahay ng matandang bantog umanong aswang na sinasabi ni Gary. Nang nakarating na nga kami sa sinasabing bahay ng matanda, una kong nasilayan yung hardin na maganda at maayos. Tinanong ko pa nga po noon si Gary kung ano nga ba yung nakakatakot sa bahay na kanyang sinasabi. Kahit nga may kadiliman na ng mga oras na yon, ay nakikita ko naman ng klaro ang napakagandang bakura ng matanda sa kadahilan ng palabas na rin po noon yung buwan sa kalangitan. Anong magandang sinasabi mo? Pagtatakang tanong pa nga ni Gary. Nakita kong maging yung iba pa naming mga kaibigan ay napakunot rin ng kanilang noo at tila ba nagtataka rin sa aking sinabi. Buong paglalahad na ipinaliwanag nila sa akin na nakakatakot umano yung bahay na kanilang nakikita. Kaya't muli ko nga po noong tinignan yung bahay ng matanda. Pagkat malayong malayo talaga sa kanilang mga sinasabi yung aking nakikita. Magpapaliwanag pa sana ako. Pero inaya na nga nila akong umikot na sa likuran ng bahay at may titignan lang umano si Gary. Bilisan nyo at baka mamaya ay makita tayo ng matanda. Magdahan-dahan lang kayo sa paglalakad. Wika pa nga sa amin ni Gary. At ginawa nga po namin yung kanyang sinabi. At noong makarating na nga kami sa likuran ng bahay ay may kakaiba kaming nalalanghap. Hindi ko mawari kung anong klase ng amoy yung nasinghap namin. Dahil sa parabang naghahalong napakalansang dugo yon at nabubulok na hindi namin malaman kung anong klaseng nabubulok yon. Pero nakakaduwal. Umalis na kaya tayo dito. Parang hindi maganda yung nararamdaman ko sa lugar na ito eh. Sabi ko pa nga po noon sa mga kaibigan ko. Huwag mong sabihing natatakot ka tol. Kailan ka pa naging duwag? Nakangisip ang pang-aasar na wika sa akin ni Nelson. O nga naman. Segundang wika pa ng isa rin naming kaibigan. Mga baliw. Sagot ko na lang at nagpatuloy na nga kami sa paglalakad.
Nang makarating sa may bandang dulo sa likuran ng bahay, ay meron kaming natanaw na liwanag. Merong nakasinding maliit na bumbilya ng ilaw. Mukhang may tao yata sa loob. Tara na, umuwi na tayo. Aya ko pa nga po ulit sa kanila. Sandali lang. Mamaya na tayo umuwi. Wika naman po nila. Bahala nga kayo dyan. Baka mamaya pag nakita tayo ng may-ari ng bahay, ano pang isipin nun? May-ari pa tayo. Wika ko pa nga po sa kanila. Akmang babalik na sana ako sa aming pinanggalingan. Subalit mariin akong hinawakan ni Gary at sinenyas ang huwag maingay at sumunod na lang daw sa kanila. Sandali lang, Totol. Gusto ko lang kumpirmahin kung totoo ba talaga yung haka-haka sa lugar naming aswang nga itong si Mangkaryo. Anya pa nga ni Gary. Hindi na nga ako nakapagreklamo pa. Dahil pinagpipilitan talaga ng mga kaibigan ko na mamaya na raw kami umuwi. Sabi pa nila, kung kailan naroroon na raw kami sa bahay nung bantog na aswang, ay tsaka pa raw ako mag-aayang umuwi. Ang labo mo talaga, Tol. Hindi ko alam kung naduduwag ka lang ba o ano. Wika pa nga po noon ni Nelson. Hindi na lamang ako nagsalita pa. Dahil sa totoo lang ay kanina pa nga ako kinakabahan. Hindi ko alam kung bakit bigla kong nakaramdam ng takot simula nang dumating kami sa bahay na iyon. Maya-maya pa, sa kakasilip namin sa may siwang ng dingding, ay nakita namin ang isang matandang lalaking merong bitbit na karne at para bang mga bituka, at ang iba pa ay parang mga lamang loob ng hayop. Meron pang ang pumapatak na mga dugo sa kanilang sahig at nagmumula sa lamang loob na kanyang bitbit. Nanlaki nga yung aking mga mata at ginapangan ako ng matinding kilabot sa aking buong katawan. Sa kadahilanang walang pag-alinlangan pong magkakasunod nitong nilantakan, yung bitbit nito na lamang loob at parang pusang gutom na gutom ito. May mahihinang pag-angil pa kaming naririnig na doon po talaga nang gagaling sa matanda. Aswang yung matandang yan. Hindi na nga napigilang na ibulalas ni Nelson ang mga katagang yon. Kaya naman narinig nga ito ng matanda at mabalasik na tumingin sa aming gawi. Dahil sa takot ay halos talunin na nga namin yung bakura ng bahay makalayo lamang doon sa matanda. Lalo at narinig na nga po naming bumukas bigla yung pintuan. Maya-maya pa ay may narinig na rin kaming yabag ng paang humahabol sa amin. Kaya naman lalo pa kaming nagmadaling tumakbo na magkakaibigan. Hingal na hingal na ako noon at parang mapuputulan na nga ako ng litid sa bilis ng pagtakbo ko, hanggang sa makarating na nga kami sa kabahayan. Noong makita namin ang naguumpukan, ay agara na nga kaming humingi ng tulong. Subalit bago pa man kami makalapit sa mga naguumpukang yon, ay napansin naming nawawala yung kaibigan naming si Nelson. Teka, nasaan ba si Nelson? Hindi ba't nakasunod lang siya sa atin? Tanong ko pa nga po noon sa mga kaibigan ko. Oo nga, ang alam ko nakasunod lang siya. Nasaan na ba siya? Sabat naman ni Gary. Hindi namin alam kung saan magsisimulang hanapin yung kaibigan naming nawawala. Dahil hindi namin napansin kung saan nga ba namin ito naiwanan. Kailangan pa nating bumalik sa ating pinuntahan. Kailangan nating balikan si Nelson. At baka kinuha pa nga ng animal na aswang na yon. Wika pa nga ni Gary noon. Agad na nga kaming nanghingi ng tulong nang makarating sa mataong lugar. At nang tanungin kami kung ano nga ba yung nangyari, inilahad po namin yung lahat-lahat. Sinabi rin namin sa kanila yung tungkol sa pagkawala ng kaibigan namin. Nagpresenta nga yung iba na pasukin yung kakahuyan kung saan nga nakatira yung matanda.
Nagtulong-tulong nga po kami noon upang hanapin yung kaibigan naming si Nelson. Sa paglipas nga ng ilang minuto, pagdating sa bakuran ng bahay ng matanda, ay piresahan po nilang binuksan yung pintuan ng bahay. Nang mabuksan na nga po nila yung pintuan, bumungad sa amin yung napakabahong amoy at may mga bahid ng dugo pa yung sahig. Nung puntahan nga namin yung kusina, ay may naglalakihang buto pa na makikita roon. Dahil sa mga nakita, ay pinagkasunduan nga ng lahat. Nasunugin na lamang yung bahay. Sinasabi ko na nga bang aswang talaga yung matandang yon. Galit na wika pa ng isa sa mga kalalakihan. Habang pinagmamasdan yung unti-unting pagtupok ng apoy doon sa bahay ng matandang bantog umanong aswang. Hanapin natin yung nawawalang kasamahan ninyo. Sabi pa nga ng mga tumulong sa amin. Sa tingin nyo, nandito pa kaya yung aswang na yon? Tanong ko naman sa mga kaibigan kong natira. Sumabat naman nga yung isa sa mga tumulong sa amin na marahil daw sa mga oras na yon ay wala na nga yung matandang aswang. Alam na ng matandang yon na alam na nga ng mga taga-baryo yung kanyang sekreto. Kaya paniguradong bago pa man tayo nakarating sa kanyang bahay, nakalayo na yon. Wika pa nga ng isa sa mga tumulong sa amin. Nakahinga ako ng maluwag matapos sabihin yon ng matanda. Dahil ayoko po talagang makita pang muli yung matanda at yung mahalaga lang sa akin ay maibalik yung kaibigan naming si Nelson. At sa awa naman po ng Panginoon, sa paglipas ng ilang sandali ay natagpuan naman po ito sa masukal na talahiban. Nalaglag pala ito sa may butas noong kanya-kanya na nga kaming nagtatakbuhan. Kung kaya't napag-iwanan talaga ito, mabuti na lang din at nakita niyang dire-diretsyong kumaripas ng takbo ang nakakapanghilakbot na nilalang na humahabol sa amin. Hindi raw siya nito nakitang nahulog doon sa may butas. Noon ngang makumpirma niyang malayo na ang nilalang, ay tsaka pa lamang daw siya gumapang ng dahan-dahan pahon sa butas. At pagkatapos ay nagtago na raw siya sa masukal na talahiban. Matapos nga yung pangyayaring yon, hindi na nga ako naglalakwatsa pa. Hindi na rin ako pumupunta sa bahay ng kaibigan naming si Gary dahil sa takot na aking nararamdaman. Ilang linggo ring halos gabi-gabi rin akong binabangungot sa mga nangyayari. Mabuti na lamang at sa paglipas ng mga buwan ay unti-unti ring naalis yung takot na nararamdaman ko. Pero siyempre, andyan pa rin po yung paminsang-minsang kilabot tuwing bumabalik po sa aking isipan ang mga nangyayari noon. Dito ko na rin po siguro tatapusin ito. Hanggang dito na lang po. At maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi ito. Kahit medyo hindi naman pong gaanong nakakatakot, pero nangyari po ito sa amin. Paalam.